na ang mga world champions sa dragon boat racing sa tubig. Nagbibigay talaga ng karangalan sa ating bansa. Pero hindi sila basta-basta ha, dahil ang grupong ito, mental power. Ano yun? Heto't alamin ang kanilang ipinagmamalaking putol power. Maraming dagok po talaga darating sa buhay natin. Hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng problema na hindi natin kayang pasanin. Mabibilis. Malalakas. Walang tulang kabigin. Galawang champion talaga. Sila ang mga kampyon pagdating sa Dragon Boat Racing Competition. Pero hindi lang sa kanilang mga batak na katawan at panalong mga bilis kayo mabibilib. Dahil ang mga taong ito ay mayroong kapansanan. Dito namin sila pinuntahan sa bayan ng Cebu at nakilala ang grupong ito ng mga persons with disabilities o PWD. Down! Excited ako kasi biro ninyo, makikilala ko na itong mga gold medalist sa buong mundo sa Dragon Boat Racing. Champion! Siya si Arnold Balais, 46 anyos, ang team captain ng PADS Adaptive Dragon Boat Racing Team. Ito ang kauna-unahang samahan para sa mga may kapansanan. Ipinanganak si Arnold na buo ang parte ng kanyang katawan. Bata pa lang, active na sa sport si Arnold. Ngarap kasi niya ang maging PBA player. Pero naputol ang kanyang pangarap dahil sa hindi inaasahang aksidente. Nang nadisgrasya si Arnold habang naglalaro ng basketball, nabali ang kanyang kanang paa na impeksyon hanggang sa tuluyang pinutol. Paano ba ang mamuhay na parati ng may saklay? Mahirap po kasi hindi tayo tulad nung kumpleto yung paa natin. Masakit po kasi hindi ko na magagawa yung gusto kong gawin, which is pangarap ko na maging architect at saka maging professional basketball player. So biglang nawala yung lahat. 1, 2, 3, 4, 1. Pagkalabas niya sa ospital, unti-unting ibinalik ni Arnold ang kanyang active lifestyle. 7, 8, 9. Pursigidong nag-workout hanggang sa sinubukan ang powerlifting at swimming. At dito na nga nagsimula ang kanyang success story bilang atletang PWD. Taong 2000 nang nasungkit niya ang kauna-unahang gold medal sa swimming at powerlifting category sa First National Games for PWD na ginanap sa Cebu. 2001 naman noong kinatawan niya ang Pilipinas sa kauna-unahang ASEAN Para Games sa Kuala Lumpur, Malaysia. Nauwi niya ang gold medal para sa swimming at silver medal naman sa bench press powerlifting. Bukod sa mga napanalunang medalya at tropeo sa iba't ibang laban sa loob at labas ng bansa, siya lang naman ang kauna-unahang PWD na nakaakyat sa rurok ng pinakamataas na bundok dito sa Pilipinas, ang Mount Apo. At nangyari ito noong 2013. 3 days po namin ginawa, paakyat saka pababa. Salamat po kasi na successful naman yung pag-akyat namin doon. And naging inspirasyon siya sa mga taong may kapansanan na walang imposible basta disidido ka lang sa gusto mong gawin at maniwala ka sa sarili mo. Tayo muna natin yung sarili natin. Paano tayo babangon? Huwag tayo mag-focus dun sa nawala na. Meron pa akong isang paa, may dalawang kamay, may mata, nakapagsalita. So I have to focus on my strength. Sa ngayon, sumasabak naman sa bagong sport si Arnold. Okay, bakit dragon boat racing? Tumama ako dahil nararamdaman ko na bagay ako dito sa team na to. Yung example naman siguro na pinagdaanan ko, nakikita rin ng mga ka-teammate ko. Ang importante po yung mensahe naming binibigay sa bawat race naming ginagawa na nakikita ng tao na may pag-asa pa pala kahit naka-wheelchair ako or polio ako or putol lang pa ako, hindi ako nakapagsalita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isa sa na-inspire sa buhay ni Arnold ay si Bryle Arombo, 23 years old, ng Argao, Cebu. At gaya ni Arnold, nawalan din ng kanang paa si Bryle dahil sa aksidente naman sa tricycle. Dinala ko sa ospital, tinry nila isave for 7 days yung paa ko. Kaso pinutulan talaga, nabalot talaga ako ng lungkot that time at depression. Kalahating taong nalugmok sa lungkot si Bryle hanggang sa nakita niya ang isang post sa Facebook na bumago
sa kanyang buhay. Nakita ko na may mga amputee sila kagaya ko, may mga polio na naglalaro ng dragon boat, nagpo-push up, nag-exercise, and I was amazed that time. Akala ko dati kasi na wala na ako mapaglalagyan, na sa bahay lang ako, sulok na lang ng bahay. Nahiya na ako dati, that time na lumabas, kasi yun, naputulan ako ng paa. Humingi ako sa mga kilala ko, 20-20, 50, hanggang sa kaipon ako ng 300 pesos. 300 pesos lang talaga yung pera ko galing Argao to Lapu-Lapu City. Hanggang sa nakilala niya ang taong magbibigay sa kanya ng pag-asa. Noperan ako ni Sir JP, tinanggap ako nila mamiti dito sa bahay, which is very thankful ako. Yan, dito na ako nagtitraining, sabay kami ni Sir JP, papuntang training, hanggang sa unti-unti, naging member ako ng elite team ng Paradragon. Ito po yung parang wall of fame namin na sinetap na. Si JP Maunes, ang founder ng Philippine Accessible Disability Services Inc. o PADS. Si JP ang kumukop at nag-train sa mga PWD tulad ni na Arnold at Bryle. Inspirasyon ni JP sa pagtataguyod ng kanyang grupo ang kanyang sariling nanay na may kapansanan din. Kinayo ko siya po kasi yung best friend ko din po, isang deaf na namatay na. So, nung binurol po siya, nag-promise po ako na tutuloy ko po yung advocacy niya. Si JP ang naging paa ng mga tulad ni na Arnold at Bryle na nawala ng pag-asa. Pero maraming miyembro ng PADS ang naapektuhan ng pandemya. Kaya nagtayo si JP ng isang burger restaurant para bigyan naman ng hanap buhay din ang mga may kapansanan at ng kanyang mga atleta. At tuwing weekend, wala sa kusina ang mga kasama ni JP. At sa ilalim ng tulay na ito ng Cebu, nagte-training ang mga kampiyonadong atleta ng Pilipinas sa International Dragon Boat Competition. Ang SISTE, daig pa nilang nakakarami bilang mga champion, PWD. Sila ang mga atletang PWD na nagbibigay ng karangalan sa ating bansa simula pa noong 2017 at 2018, kung saan consistent nilang naituuwi ang gintong medalya sa International Dragon Boat Competitions na ginaganap sa Hong Kong. Patunay dyan, noong August 2019, nanalo sila ng 4 gold medals at naging first world champion sa Para Dragon Division ng 14th International Dragon Boat Competition sa Pattaya, Thailand. Apat na beses na ipanalo ng grupong ito mula sa Pilipinas ang kampiyonato sa buong mundo, at hindi lang bronze, hindi lang silver, gold medalist ang ating mga PWD heroes mula po dito sa Pilipinas. Maraming dagok po talaga darating sa buhay natin. Hindi po natin alam kung kailan, kung saan, kung sa paanong paraan nila para na bibigyan tayo ng trials ng Panginoon. Pero lagi po natin isipin na hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng problema na hindi natin kayang pasanin. At kung may kukunin man siya, doble, triple yung ibabalik na sa'yo. Anong secret? Paano ba gumawa ng global champion, 4-time gold medalist? Wala naman pong sekreto eh. Ang adaptive sports po kasi, ang philosophy niya is that ang sports mismo ang nag-a-adjust sa atleta. Sa ngayon, tuloy ang training ng PADS dahil target naman nilang mapabilang sa IBBF World Cup of Nations na gaganapin sa June 2021. Ginagaya na rin ng Egypt at Japan ang advokasya ng PADS dito sa Pilipinas. Truly world-class ang inspirasyon. Kulang-kulang man ang parte ng kanilang katawan o may iba pang kapansanan sa abilidad, hindi ito naging hadlang para sa kanila para mabuhay ng normal. Mayroong paraan para maabot pa rin ang mga pangarap ni Noman. Maging yan ay pagbibigay karangalan sa ating bayan o pagbibigay dignidad sa sarili. Wakas!